Okay, may nag-alagari lang sa labas. So, ito yung rotary switch. At chichikin natin to. So, meron siyang 8 pins. So, ito ay 5. Ito po ay 5 speed na rotary switch. So, meron siyang 8 pins. So, ito yung nakita ninyo nung tinatakel ko. Nung una. Kailangan kasi natin tong jumper at tong 3. Itong 3 and 1. Kailangan natin jumper yan kasi ito kasi connection kasi yan dito sa line 1 o neutral. So checkin na natin. So meron na ako rito ng drawing paano natin checkin para malaman natin kung ito ba ay sira o ayos pa. So itong 1, 2, 3 na to, ito po yung bilang ng pagpihit natin ng rotary switch. So hindi natin mapipihit kasi kailangan natin ng knob. So yun, so maingay lang po yung naglalagari. So ito yung knob. So meron siyang, magkiklik po siya ng 1, 2, 3, 4. So yun na, yun na. So 1, 2, 3, 4 na clicking. So bawat clicking, ang linyang ito ay pababa. Bawat isang click. Tapos yan, yung mga linyang ito ay katumbas ng mga pins na nandito. So bawat pins ay meron, bawat pins na nandito ay meron po siyang mga naka-engrave na numero. So checkin na natin. So ito, lalagay lang natin dito sa number 1. So checkin natin kung meron pong deflection. Kasi pagka meron pong deflection, ibig sabihin na ito, eh naka-on siya. So i-ano lang natin. Ayusin lang natin para makita ninyo ng maigi. Yun. Deflection ng tester ng ating analog tester o BOM. So checkin natin kung meron ba siyang deflection. Natin ha. So naka-off siya. So pagka naka-on, magkukuroonan ng deflection. So naka-off pala. So lagyan natin. So ayan. So meron. So i-off natin muli. So wala. So unang click. So ito, umpisa natin ang unang click ng rotary switch. First click. So tingnan natin kung saan siya magkukuro ng deflection. So subukan natin yung 10. 8 meron. 6 wala. 4 meron. 2 wala. So yun, 8. 10 wala. 8 meron. 6 wala, 4 meron, 2 wala. So meron tayo rito sa first, meron tayo sa first line ang 8 meron, ang 4 meron. So checkin pa natin uli ikalawang pihit. Ikalawang pihit na. So dito naman tayo sa itong mag-umpisa. 2 meron, 4 wala, 6 wala, 8 meron, 10 meron. So yun. So ang meron, si ikalawang pihit, 10 ang meron, tapos yan 2 meron. So nasusundan ba? So ikatlong pihit. Ayan. So checkin natin ang 2. 4. 4 meron. 6 wala. 8 meron. 10 meron. So 2, 4 meron, 2 wala, 4 meron, 6 wala, 8 meron, 10 meron. So anong meron? 4. So dito tayo sa 4. Ikatlong pihit. 4, 8, and 2. So yan na. Nandito po na. Okay. So, ulit natin ha. 2, 4, 6 wala, 8 meron, 10 meron. So, ikapat na pihit. Wala na. Patas na yan. So, checkin natin uli. 2 wala, 4 wala, 6 meron,
8 meron, 10 meron. So 6 meron, 8 meron, 4 meron. Nalimutan natin kanina. Okay, may nalimutan tayo. So, ibalik natin uli. So, may nalimutan tayo. Ulitin natin, ha. Ulitin po natin. Meron na tayong nalimutan. Para mas klaro pa. Kasi yun 8, yung ikalawang pihit, hindi natin nalagyan ng 8. Diba kanina? So, ulitin natin ulit yun. So, inup ko uli. So, ayan. So, wala siyang detection. So, ulitin natin. First, unang pihit. 2. 4. Meron. 4 meron. Ayun, meron siya. 6. Wala. 8. Meron. Ayun, meron siya. 10. Wala. Ikalawang pihit. 2. Meron. Ayun, yung 2. 4. Wala. 6. Wala. 8. Meron. Ayan o, 8 meron. So, hindi natin nalagyan yung 8. So, meron pala siya. So, tuloy na natin. Double check lang yan. So, 8 ang meron, ilagyan na natin. 10 meron. Ikatlong pihit. Ayan, ikatlong pihit ha. So, natin, 2, 4, 4 meron. Ayun. Ito, yung ikatlong pihit, 4 meron. 6, wala. 8 meron, ayun, at 10 meron din. So, ayun. Huling pihit. 2, 4, 6 meron, ayun, 8 meron, yun, 10 meron, ayun. So, ayan lang yung pag-check. So, ibig sabihin po niyan ang rotary switch po natin, unang pihit, magkukurong po siya ng deflection sa number 8. Yan, sa number 8. So, pan lang po yan. Pan, kasama yung 4. Pan and 4. Ikalawang pihit, ito po yung tinatawag na low pan, na low, kasama ng compressor. So, magkukurong po siya ng ito po yung low pan, kasama yung compressor. Kasi itong number 10, kung sinipin ang mataas, yun po yun. Yun po yung thermostat. Siya po yung thermostat. Yung number 10, yung pinakamataas. So, ito, yung number 8, siya po yung pan. Yan yung pan. So, ito kasi, unang pihit mo ito, muneto, ay pan. Ikalawang pihit mo, ito po yung low pan, kasama yung compressor. Nag-trigger dahil lang sa thermostat. Ikatlong pihit, ito naman po yung medium pan, tapos yung thermostat uli, gumagana pa rin yung pan. Yung pinaka last na pihit, yung ikaapat, ito po yun high pan. Ayan, kasama ng thermostat, kasama ng compressor nyan, itong tatlong to, low, medium and high. Kung saan mo ilalagay yun wiring ng pan sa pins nito, itong lima. So ito po ay tinatawag nila sa pagbibili ka ng rotary switch, ito po yun 5 speed kasi 5 pins po kasi siya, pero 8 pins po lahat. Okay, so ang next naman po natin na para checkin po yung rotary switch, ito naman po ang pagkakaiba. Yan, kung tutusin siya po ay meron pong 5 plus 1, 6 pins. Hindi tulad po nito, 5 plus 3, 8 pins. Ito wala na. Kasi ito, yung pins dito, putol na. Pero ito po ang original na rotary switch niya. So, kahit putol yan, nakakonekta na po yan dun sa loob. So, ito naman ang susunod natin check-in. Gagawa lang tayo ng drawing tulad nito para ma-check natin kung ito pa tama rin ba o magkatulad lang din ba sila ng reading. So, ayan. Checkin natin to, ah.